guys, welcome back to my channel. This is your Rita's Georgia Life Story now. Tapos na ako, guys. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Ngayon nakatapos na ako, guys. Ay, katakot-takot na hirap. Ayan. Mula sa simbahan, guys, hanggang ngayon na ako nakaupo dito sa kwarto ko kasi nagbantay ako ng bata. Naglinis kasi yung ayos yun ng damit niya. Yung amo kong babae. As usual, sabon. Pero pinabaliwala ko na lang, guys. Hindi ko na lang iniisip. Bahala siya, magalit siya. Basta ako, wala akong ginagawa masama. Patuloy lang ako sa trabaho ko. Pinagpatuloy ko lang yung trabaho. Tapos ako yung nag-alaga sa bata. Mula nang dumating kami ng, I think, alas 2 yata kami dumating dito, mag-alas 3, tapos hanggang ngayon, hanggang 9 o'clock, guys, ako yung nag-alaga. Diyos ko po. Pero at least, tahimik yung mga bata ngayon, hindi sila maligalit, hindi kagaya ng paraang araw, grabe, kaligalit. Yan guys, yung nangyari niya sa araw ngayon, alam nyo, nung umaga, kumakain yung mga bata, binabantayan ko sila. Tapos, kasi paalis nga kami sa simbahan. Eh, yung mga bata, nandoon na sila kasi hinandaan na ng ama ko lalaki. Sabi niya, Rita, tapos ka na. Sabi ko, hindi pa sir, mag-bibispak. Sige, pagkatapos ng bantayan mga bata. Tapos yun nga, binantayan ko guys, tapos na ako. Saglit na ako ng bis. Itong pagkalabas ko, nakatayang sa mga bata. Sabi ko, bilisan nyo dyan kasi mag-ano na sila, magbibihis na sila, mag-shower. Tapos, alam nyo ba, tuwing sasabihan ko yung bata, Brandon, bilisan mo dyan, kasi inaintay ka na ng nanay mo. Sasabihan ko ba naman ng bata na tumigil ka, hindi naman ikaw ang amo. Ganun siya magsalita, guys. Tumigil ka, hindi ka amo. So, hindi nga amo, pero katulong ako dito. Ako yung tumitingin sa'yo. Lagi yung bata, guys, minsan siya, ganyan ang ugali niya. Gaspang yung ugali. Ewan ko saan yun natutunan. Tapos, maya-maya, sinisita ko siya. Sinisita ko siguro 1-3 times na kinukurit ko siya, nagagalit siya. Tumigil na ako hanggang dumating nanay niya. Brenda, tapos ka na? Hindi pa, malapit na. Ay, yung bata, makulit siya, makulit talaga yung mga anak. Hindi na kikinig yun kahit sa magulang. Kaya sabi ko, maya-maya, bumalik niya naman nanay niya. Bilisan mo dyan. Bilisan niya yung nanay niya. Hindi talaga, nakinig. Hindi. Sabi niya, malapit na. Kasi nanonood ang TV. Aba, pag 3 beses ba naman, guys, Gulit na yung nanay. Hindi mo tinitingnan, basta ka lang makaupo dyan. Hindi mo sila sinasabihan na bilisan pagkain. Tingnan mo, guys, nagsasalita siya na hindi niya alam. Sabi ko, sinabi ko na. Tinanong ko siya, guys, sinabi ko. Ayaw ko narinig niya, sabay talikod niya. Ganun siya guys, nag-react siya agad na hindi niya inaalam kung kahit tingnan niya sa CCTV kung siya, nagdududa siya. Tapos biglang dumating yung tatay, galit na galit na. Pinagalitan yung mga bata. Kasi yung nanay, imbis yung mga bata pagalitan, pagalitan niya. Nakatingin lang daw ako, lang silbi ko doon na doon. Hindi niya naisip na sinasabihan ko rin yung mga bata, bilisan. Kaya yung mga bata, suwail. Nakikinig, sasabihan ka ba na hindi ka boss, huwag ka magsalita. Siyempre, sino? 3 beses ko na sinisita nagalit. Hindi daw ako boss, tumigil na daw ako. Shut your mouth. Yan guys, baliwala lang. Tapos nung lumabas yung lalaki, galit na yung lalaki. Tama na yung pagkain. Galit na naman guys, papunta ko na yung simbahan guys, no? Punta kami ng simbahan, tapos lumabas, maya-maya lumabas na naman si, Rita, tinawag naman ako ng bata. Rita, okay, anong gusto mo sa bata? Pili ka na, binabaliwala ako na lang guys, kahit anong galit mo ng babae, baliwala na lang talaga sa akin, kasi alam ko naman, hindi ko ginagawa, tama lang naman yung ginagawa ko, hindi niya lang nakita, i-review niya doon sa CCTV, makikita niya na pinagsasabihin ko yung bata, kaya lang siya, nag-react agad siya na walang rason, basta lang siya galit. Eh, hindi ko na pinapansin din. Maya-maya, sabi. Nakipag-usap naman siya maya-maya. Siguro, ganun na talaga siya. Ganun na talaga, wala siyang ibang
kung gusto niya siguro pag ganit siya, kailangan i-ano niya, i-broadcast niya sa buong mundo. Kasi wala siya mapagbintang ang iba, ako lang. Kasi, so ako yung nakakasagip ng galit niya. Ayun, tapos nung ano, nasa ano na kami, timeout lang ako, nung sa simbahan na kami, please be with you, good din ako. Wala namang masama sa akin eh, basta hindi ako nagsasalita kasi hindi na ako lumalaban. Pinapakita ko na lang sa mukha na nakasimangot ako, ganyan. Tapos nung sa restaurant, parang bumabawi siya. Anong gusto mo? Mag-order ka ng drinks mo, sabi niya. Tatirati kasi hindi na alam ako nag-order kasi sabi niya noon, magdadala daw ako ng tubig lang. So, ibig sabihin, ayaw nila akong bigyan ng drinks. Kaya sabi ko, pag inaalok talaga ako, ayoko. Eh ngayon, sabi niya, hindi ako nakadala ng tubig. Sabi niya, anong gusto mong drinks? Sabi ko, sige, ano na lang, Chinese tea na lang, sabi ko. Tapos yun, yung mga in-orderan nila ng pagkain, tapos ano, yung mga hindi nila nakain, sabi, ubusin mo na yan, Rita. Ito pa, Rita, ubusin mo na. Ganun siya sa akin sa restaurant. Kasi parang nakabawi-bawi siya. So, gumaan-gaman yung loob ko hanggang pumunta kami dun sa kapatid ng lalaki, ng amo ko lalaki. Tapos yun, sabi niya, sige, ano, saglit lang tayo dito, tapos babalik na tayo sa bahay. Yun, maayos na yung ano niya, pakakaitungo niya. Hanggang umuwi namin ng bahay, sabi ko, ano ma'am, ano, linisan ko yung kwarto mo. Sige, hindi, tingnan mo na yung mga bata. Kasi umalis yung lalaki. Kaya ako nagbantay. Yun ang kwento guys sa buong maghapon ko. Yan guys, sana makarelate kayo. And yan na yung true to life story ng buhay ko. Araw-araw re-record ko siya para may memories ako. Yan guys, salamat. Susunod na tayo magkwentuhan guys. Kasi ano, makasitahin na naman ako. Sabihin na aga mong pumasok sa kwarto. Tapos ano, hindi ka natutulog ng maaga. Mga ano na guys, itingnan nyo yung time. 10:05. So mag-ano na tayo, mag-adjust tayo ng 30 minutes pa. Sige, mamaya ikukwento ko pa sa inyo yung unang I want to tell my story about my childhood again. Okay? Thank you guys. Bye for now. Salamat sa pakikinig. Sana makarelate kayo. Pasensya na sa mga ano, mga hindi Tagalog. Bahala na kayo mag-Google.